Ma'am Catrice Girls here. Ready ka na ba sa May 9 election? Tara at pag-usapan natin ang tamang voting process para hindi masayang ang inyong boto. Ihanda ang iyong pobigo at ilista ang iyong mga kandidato. Una sa lahat, maigi ihanda ang listahan ng mga kandidato na iyong napili bago ang botohan para tama ang iyong iboboto at hindi aksaya sa oras. Para naman sa wise na pagboto, i-check nyo ang platform, track record, background, pananaw sa importanteng mga issue, at iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa kandidato. Tamang pag-shade sa balota. Para siguradong mabasa ang iyong boto ng VCM, i-shade ng buo ang bilog sa unahan ng pangalan ng kandidato na iyong napili gamit ang marker na provided ng electoral board. Huwag mag-overvote. Guys, alam niyo ba na ang overvoting o pag-shade na higit sa bilang ng kandidato na dapat iboto sa bawat posisyon ay isa sa karaniwang pagkakamali ng mga botante? Hindi bibilangan ng VCM ang boto sa posisyon kung saan ka nag-overvote. Makikita sa balota kung ilan lang ang dapat iboto sa bawat posisyon. Kaya naman, i-shade kung ilan lang ang dapat iboto. Ang mga kandidato para sa party list ay nasa likod ng balota. Huwag kaligtaan, bumoto sa party list. Tandaan na ang mga tumatakbo para sa party list ay nasa likod ng balota. At bumoto lang ng isa. I-check ang inyong balota para masigurado na wala kang nakalimutang iboto bago pumunta sa VCM. Paano maiwasang masira ang inyong balota? Iwasang dumihan o sirain ang inyong balota. Huwag sulatan ang timing marks at blank spaces sa balota. Alalahanin, hindi mo pwedeng burahin ang mga namarkahang bilog. At hindi ka makakakuha ng kapalit na balota kung ikaw ay nagkamali. Pag-insert ng balota sa VCM. Ang balota ay maaaring ipasok sa VCM sa alinmang paraan. Sa pagkakataon na hindi ka agad tinanggap ng machine ang balota, subukan na ipasok na nakataob o hindi kaya nakabaliktad. Ang tamang paggamit ng VCM. Ipasok ang inyong balota sa ballot entry slot nang hindi hinahawakan ng VCM. Hintayin lumabas sa screen ang confirmation message na your vote has been cast. At hintayin ma-print ang inyong voter's receipt. Ano nga ba ang dapat gawin sa inyong voter's receipt? Pagkatapos ipasok ang inyong balota sa VCM, hintayin ang inyong voter's receipt. I-check at i-fold ito bago ihulog sa nakatakdang lagayan. Tandaan, bawal ilabas, iuwi o picturean ang inyong voter's receipt. Oh, ang simple lang, diba? And of course, here's a reminder to always wear your face mask and observe proper social distancing habang nasa loob ng precinct. So guys, see you there! Isang paalala mula sa COMELEC at ng himpilang ito. Botohang sigurado na walang dayaan. Bawat boto mabibilang babantayan. Malayang alalan tayo, hatid sa taong bayan. Tulong-tulong sa ligtas na pagboto. Alisin ang pangamba, nakasisiguro pa. Vote safe lahat tayo, vote safe siguradong paghahanda. Eleksyon ay idadaos nang ligtas at maayos bilang ng boto ng tao. Asahan nating kumpleto. Siguro tayo sa darating na Mayo, handa't garantisado lahat bilang ng boto. Tututukan ang gusto at bantay, sarado todo pantay. Pantay na pagtingin, walang agrabyado. Detalyado para sa Pilipino. Malinis na halalan patas sa lahat ng tao. Bigay todo namin babantayan mula botohan ng
hanggang bilangan votes si pangmamamaya. Alisin ang pangamba, nakasisiguro pa. Vote safe lahat tayo, vote safe siguradong pag-aanda. Eleksyon ay idadaos ng ligtas at maayos. Bilang ng boto ng tao, asahan natin kompleto. Handa na lahat ng kailangan sa darating na botohan. Luzon, Visayas, Mindanao, vote safe, huwag mag-aalangan. Handa namin paglingkuran lahat bawat mamamayan. Makakaboto ng likas bawat botante sino man. Isipan natin mabayapa, tamang bilang makikita. Vote safe lahat tayo, vote safe siguradong alisin ang pangamba, nakasisiguro pa. Vote safe lahat tayo, vote safe siguradong pag-aanda. Eleksyon ay idadaos ng ligtas at maayos. Bilang ng boto ng tao, asahan natin kumpleto. Ay, grabe nga yun! Napakaraming tanong. May mga botante kasing naguguluhan dahil mga tanong nila minsan, naiiwang walang sagot. O kung may sagot man, puro sabi-sabi. Fake news. Daming marites. Kaya nandito ang inyong COMELEC sa kanilang voter care campaign para magbigay ng tamang sagot sa mga tanong ng bayan. May mga mahalaga lang po kaming paalala. Do not overvote. Ibig pong sabihin, bawal pong sumobra ng iboboto. Halimbawa po, isa lamang po ang kailangang presidente. Nakalagay naman po sa balota ang tamang bilang ng dapat iboto sa bawat posisyon. Nako! Bawal pong magkamali dahil isang balota, isang botante lamang po. Kaya ako, magdadala na ako ng listahan o kodigo ng mga napupusuan kong kandidato para iwas pagkakamali. Yun! Huwag pong kalimutang bumoto ng party list na nasa likod po ng inyong balota. Kapag naipasok na po ang balota sa VCM, mahalagang hintayin at i-check po ninyo ang voter's receipt. Dahil kung may mali, kailangan pong ipaalam agad-agad sa electoral board para maitala agad ang pagkakamali o ang tinatawag nating discrepancy. Ayos! Tandaan po natin ang mga paalalang to para walang masayang na boto. Dahil every vote counts. COMELEC cares, I care, we care. Ang bawat boto ay mahalaga. Nakasalalay dito ang ating kinabukasan. Kaya inaanyayahan namin kayo na bumoto ng maaga. Pag maaga, iwas abala. Salamat po. Hey everyone! Katrice Girls here! Ready ka na ba sa May 9 election? Tara at pag-usapan natin ang tamang voting process para hindi masayang ang inyong boto. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan kong Pilipino. So, alam natin na ngayon ang huling araw ng kampanya para ipahayag natin at ipakilala natin ang ating mga napipiling leaders ng ating bansa
lalong-lalo na ang ating sariling party list. Ito po yung aasenso party list, number 159 sa balota. So siguraduhin lang po natin na hindi po tayo magkakamali sa araw ng halalan, sa Lunes, Mayo 9, 2022. Aasenso party list, isang party list lamang po ang inyong pong pipiliin. Huwag po kayong magdadalawa. Siguraduhin nyo lamang po na bibilugan nyo ng marahan ang number 159, aasenso. Ito po ay nasa likod ng inyong balota. Pagkuha nyo po ng balota sa Lunes, baliktarin nyo po ito kagad. At bilugan yung nandito sa pang-apat na kolom, sa bandang gitna po, bilugan yan. And then ibalik nyo na po sa page 1, saka nyo po iboto ang inyong napipili na presidente, vice president, mga senador at kung sino-sino pa na mga leader ng inyong mga lugar. Huwag po natin kakalimutan sapagkat sa tulong ninyo kapag ang aasenso party list ay nakabalik sa Kongreso, muli nyong mararanasan yung ginawa natin noong 2016-2019 na pagtulong po sa inyong lahat sa kanyang simpleng plataforma. Ang health and housing, education, livelihood and protection of people's right. Para wala pong hassle sa Monday, dalahin nyo na po ang inyong vaccine card. Pumunta po kayo na maaga sa inyong polling precinct. At paalala nyo rin po sa mga kapatid, kaibigan, kamag-anak, magsimula na po kayong mag-text brigades mamayang hating gabi sa Linggo, bukas hanggang Lunes sa araw ng botohan. Ipaalala nyo po sa kanila ang aasenso party list, subok na maasahan. Ito po ang party list ng mga manggagawang Pilipino at ng mga mahihirap nating mga kababayang Pilipino na handang ipagtanggol ang inyong mga karapatan, lalo ng karapatan na mahihirap at ng mga manggagawang Pilipino. Huwag niyo pong kakalimutan, aasenso party list number 159. Ito pong gabi na ito, ito po yung i-rally ng COMELEC at nalagay po tayo sa oras na ito, sa araw na ito. At ito'y napakalaking biyaya ng Diyos para kayo ay mapaalalahanan ko dahil dalawang tulog na lang. Mamayang gabi, bukas ng gabi, ipanalangin nyo rin po na magkaroon po tayo ng mapayapa, matahimik at walang dayaang botohan. Ang aasenso party list, ito ang inyong kaagapay sa inyong mga problema, kaagapay kapag kayo ay may problema. Dito sa aasenso party list, ang samahan natin, tayo ay parang magkakapatid na tunay. Walang iwanan, magkakasama po tayo, tulong-tulong po tayo sa pag-asenso ng sambayanang Pilipino. Ang inyong pong lingkod, isang representative din ng aasenso party list, si Fernando Lee, Secretary General ng aasenso party list and at the same time, board member or board of trustee ng aasenso party list. So wag po nating kalilimutan, sa gabing ito, muli po ako nagpapaalala sa inyo, number 159 sa balota, aasenso, subok na iyong maasahan. Mayroon na pong tinatawag na track record sa Kongreso pagdating po sa pagtulong. Hospital bill, medicine, panglaboratory, livelihood, scholarship sa universities ng gobyerno at ng TESDA scholarship. Tayo po ang principal author ng 10 years validity ng passport mula 5 taon hanggang 10 taon na po. Kaya magpasalamat po tayo sa susunod na balik natin sa Kongreso. Marami pa tayong ipatutupad na batas at gagawin po natin ipagpapatuloy kung ano ang sinimulan din ng ating gobyerno Presidente Duterte bilang Pangulo. Itutuloy din natin yung build na yan at iba pa mga programa ng ating pamahalan na siyang ikakaunlad ng ating bansa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Aasenso tayo! Aasenso party list, subok na sa pagtulong.
Ay, grabe nga yun! Napakaraming tanong. May mga botante kasing naguguluhan dahil mga tanong nila minsan, naiiwang walang sagot. O kung may sagot man, puro sabi-sabi. Fake news. Daming marites. Kaya nandito ang inyong COMELEC sa kanilang voter care campaign para magbigay ng tamang sagot sa mga tanong ng bayan. May mga mahalaga lang po kaming paalala. Do not overvote. Ibig pong sabihin, bawal pong sumobra ng iboboto. Halimbawa po, isa lamang po ang kailangang presidente. Nakalagay naman po sa balota ang tamang bilang ng dapat iboto sa bawat posisyon. Nako! Bawal pong magkamali dahil isang balota, isang botante lamang po. Kaya ako, magdadala na ako ng listahan o kodigo ng mga napupusuan kong kandidato para iwas pagkakamali. Yun! Huwag pong kalimutang bumoto ng party list na nasa likod po ng inyong balota. Kapag naipasok na po ang balota sa VCM, mahalagang hintayin at i-check po ninyo ang voter's receipt. Dahil kung may mali, kailangan pong ipaalam agad-agad sa electoral board para maitala agad ang pagkakamali o ang tinatawag nating discrepancy. Ayos! Tandaan po natin ang mga paalalang to para walang masayang na boto. Dahil every vote counts. COMELEC cares, I care, we care. Ang bawat boto ay mahalaga. Nakasalalay dito ang ating kinabukasan. Kaya inaanyayahan namin kayo na bumoto ng maaga. Pag maaga, iwas abala. Salamat po. Leader na tapat ang aking presidente. 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 Si Lenny. Si Lenny. Si Lenny. Si Lenny. Ang aking presidente na si Lenny Robredo. Maraming maraming salamat. Alam nyo, hindi pa ako nakakapag-umpisa ng mensahe ko. Sinasabihan niyo ako ng daog na? Sigurado ba tayo dyan? Ko. Bakit kayo umiikot pa sa malalayong mga munisipyo? Meron ng grand rally dito sa Mandawi. Noong February 24 na nandito kami, umikot din kami sa southern part ng Cebu. Nagkaroon tayo ng rally sa Cebu City. Yun din yung tanong sa amin. Bakit kahit may rally na kayong malaki, pinupuntahan nyo pa din yung malalayong lugar? Isa lang po ang kasagutan ko. Dahil yun yung aasahan ninyo para ako maging Pangulo. Yung pamamahala pong pinaniniwalaan natin, dapat yung mga lingkod bayan siya yung pumupunta sa tao.
Dahil pag yung mga lingkod bayan hindi sinasadya yung mga tao, lalo na po sa mga malalayong lugar, hindi niya mararamdaman yung kahirapan na pinagdadaanan ninyo. Ay matapang at siya ang aming presidente. Para sa iyo to, mamaya po, meron tayong malaking people's rally sa Mandawi. Pupunta po ba kayo doon? Sabi ko pa naman, talagang sasadya kami dito sa inyo para doon sa mga hindi makakapunta na Mandawi, at least man lang makita namin. Sa kasipag yung ating iaalay, walang makakatalo sa atin. Kaya po maraming maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. At siya ang aming presidente! At siya ang aming presidente! At siya ang aming presidente! Lalo na naman namin kayong pupuntahan para iparamdam sa inyo na hindi namin kayo papabayaan. Thank you.
awitin ang bagong awitin. Ready ka na ba sa May 9 election? Tara at pag-usapan natin ang tamang voting process para hindi masayang ang inyong boto. Ihanda ang iyong pobibo at ilista ang iyong mga kandidato. Una sa lahat, maigi ihanda ang listahan ng mga kandidato na iyong napili bago ang botohan para tama ang iyong iboboto at hindi aksaya sa oras. Para naman sa wais na pagboto, i-check nyo ang platform, track record, background, pananaw sa importanteng mga issue, at iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa kandidato. Tamang pag-shade sa balota. Para sigurado mabasa ang iyong boto ng DCM, i-shade ng buo ang bilog sa unahan ng pangalan ng kandidato na iyong napili gamit ang marker na provided ng Electoral Board. Huwag mag-overvote. Guys, alam niyo ba na ang overvoting o pag-shade na higit sa bilang ng kandidato na dapat iboto sa bawat posisyon ay isa sa karaniwang pagkakamali ng mga botante? Hindi bibilangan ng DCM ang boto sa posisyon kung saan ka nag-overvote. Makikita sa balota kung ilan lang ang dapat iboto sa bawat posisyon. Kaya naman, i-shade kung ilan lang ang dapat iboto. Ang mga kandidato para sa party list ay nasa likod ng balota. Huwag kaligtaan, bumoto sa party list. Tandaan na ang mga tumatakbo para sa party list ay nasa likod ng balota. At bumoto lang ng isa. I-check ang inyong balota para masigurado na wala kang nakalimutang iboto bago pumunta sa VCM. Paano maiwasang masira ang inyong balota? Iwasang dumihan o sirain ang inyong balota. Huwag sulatan ang timing marks at blank spaces sa balota. Alalahanin, hindi mo pwedeng burahin ang mga namarkahang bilog. At hindi ka makakakuha ng kapalit na balota kung ikaw ay nagkamali. Pag-insert ng balota sa VCM. Ang balota ay maaaring ipasok sa VCM sa alinmang paraan. Sa pagkakataon na hindi ka agad tinanggap ng machine ang balota, subukan na ipasok na nakataob o hindi kaya nakabaliktad. Ang tamang paggamit ng VCM.
ipasok ang inyong balota sa ballot entry slot nang hindi hinahawakan ng BCM. Hintayin lumabas sa screen ang confirmation message na your vote has been cast. At hintayin mag-print ang inyong voter's receipt. Ano nga ba ang dapat gawin sa inyong voter's receipt? Pagkatapos ipasok ang inyong balota sa BCM, hintayin ang inyong voter's receipt. I-check at i-fold ito bago ihulog sa nakatakdang lagayan. Tandaan, bawal ilabas, iuwi o picturean ang inyong voter's receipt. Oh, ang simple lang, diba? And of course, here's a reminder to always wear your face mask and observe proper social distancing habang nasa loob ng precinct. So guys, see you there! Isang paalala mula sa COMELEC at nang himpilang ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Retired Police Brigadier General Crisaldo Aldi Nieves. Isa po sa nominado sa Lingkod Bayanihan Partylist, LBP number 170. Ang aming pong advokasya ay ang mga sumusunod. Una-una ay ang peace and order and security. Pangalawa po ay ang equal opportunity for health. Ang pangatlo ay poverty alleviation. Ang pang-apat ay food security and sovereignty. At ang panglima po ay ang environmental protection and development. Ito pong ating bayan at lingkod bayanihan, ito pong ating party list ay sinasabi natin ay party list ng taong bayan. Po ang ating pong nire-represent ay iba-ibang sektor, lalong-lalo na ang sektor ng frontliners at essential workers. So marami po dyan mga kasamahan natin na nangangailangan at ating ipaglalaban ang kanilang mga pangangailangan upang umunlad ang kabuhayan ng bawat mamamayang Pilipino. Ang partners po natin ay handang tumulong. Meron po tayong mga membro, organisasyon na binuo natin ang ating Lingkod Bayanihan Party List para tumulong sa mga membro. Kaya po mga membro natin ay nasa buong Pilipinas kalat, mula Apari hanggang Sulu. At sila po ay nagpapalaganap ng ating advokasya. Kaya po inihimo ko ang ating mga mamamayan na sumama tayo sa ating organisasyon, ang Lingkod Bayanihan Party, at iboto natin ang Lingkod Bayanihan Party List dahil ito ang nakikita natin na makakatulong at makapag-aangat sa kahirapan ng ating mga mamamayan. Yung mga programa na yan, lalong-lalo na sinasabi natin na poverty alleviation, andyan po ang programa natin sa tinatawag nating pagtatayo ng mga kooperatiba upang ang ating mga maliliit na magsasaka, ang ating mga maliliit na mangisda o mga small and medium enterprise, mga maliliit na negosyante, ay magkaroon ng puhunan upang magamit nila sa kanilang pag-angat sa kanilang kabuhayan. Of course, food security and sovereignty, kasama po doon yung pagtulong natin sa mga magsasaka, sa ating mga magsasaka na nahihirapan sa kanilang sa sobrang mahal ng pesticidyo, ng fertilizers at ng farm implements. Kaya po, dapat tulungan natin sila kung maaari ma-subsidize ang ating mga magsasaka upang kaya nilang tapatan ang mababang presyo ng mga imported rice from different countries. Ito po sa kalikasan, sa environmental protection and development, magtulong-tulong po tayo dahil ang problema natin sa tinatawag nating greenhouse effect or global warming ay napakalaking problema. Hihingin po namin ang tulong nyo para itaguyod po natin na maayos ang ating kalikasan sa pagtatanim ng mga puno sa mga denuded forests, mga nasirang mga kagubatan, sanctuaries, no? Kung saan yung ating mga pinagkukunan ng isda ng ating mga maliliit na mangingisda ay dapat po nating i-preserve at tulungan para lalong gumanda at magkaroon ng magandang hanap buhay ang ating mga mangingisda, magsasaka. Peace and order, kailangan po merong applied technology para ma-ensure na ang krimen ay ma-prevent o ma-aresto ang mga gumawa ng mga krimen. Ang applied technology na tawag natin dyan ay yung use of mga facial recognitions, equipments
na makakatulong to prevent crimes. Para naman matulungan natin ang ating mga law enforcers at ating mga security sector upang mabilis na ma-solve ang mga krimen. Dahil kung magulo ang isang lugar, alam naman natin na ang very basic foundation ng progress and development ay ang peace and order and security ng isang lugar. Kaya po, inihimok ko kayong lahat na iboto pagkatiwalaan ang LBP 170, ang ating Lingkod Bayanihan Party. Ang Lingkod Bayanihan Party ay party list ng taong bayan. Dahil ito, sabi nga natin, we are a government of the people, for the people, and by the people. Muli po, ito ay ang inyong lingkod, si Retired Police Brigadier General Crisaldo Obispo Nieves. Huwag po natin kakalimutan ang LBP 170 sa balota. Girls here, ready ka na ba sa May 9 election? Tara at pag-usapan natin ang tamang voting process para hindi masayang ang inyong boto. Ihanda ang iyong pag-ibig at ilista ang iyong mga kandidato. Una sa lahat, maigi ihanda ang listahan ng mga kandidato na iyong napili bago ang botohan para tama ang iyong iboboto at hindi aksaya sa oras. Para naman sa wise na pagboto, i-check nyo ang platform, track record, background, pananaw sa importanteng mga issue, at iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa kandidato. Tamang pag-shade sa balota. Para siguradong mabasa ang iyong boto ng BCM, i-shade ng buo ang bilog sa unahan ng pangalan ng kandidato na iyong napili gamit ang marker na provided ng Electoral Board. Huwag mag-overvote. Guys, alam niyo ba na ang overvoting o pag-shade na higit sa bilang ng kandidato na dapat iboto sa bawat posisyon ay isa sa karaniwang pagkakamali ng mga botante? Hindi bibilangan ng BCM ang boto sa posisyon kung saan ka nag-overvote. Makikita sa balota kung ilan lang ang dapat iboto sa bawat posisyon. Kaya naman, i-shade kung ilan lang ang dapat iboto. Ang mga kandidato para sa party list ay nasa likod ng balota. Huwag kaligtaan, bumoto sa party list. Tandaan na ang mga tumatakbo para sa party list ay nasa likod ng balota. At bumoto lang ng isa. I-check ang inyong balota para masigurado na wala kang nakalimutang iboto bago pumunta sa VCM. Paano maiwasang masira ang inyong balota? Iwasang dumihan o sirain ang inyong balota. Huwag sulatan ang timing marks at blank spaces sa balota. Alalahanin, hindi mo pwedeng burahin ang mga namarkahang bilog. At hindi ka makakakuha ng kapalit na balota kung ikaw ay nagkamali. Pag-insert ng balota sa VCM. Ang balota ay maaaring ipasok sa VCM sa alinmang paraan. Sa pagkakataon na hindi ka agad tinanggap ng machine ang balota, subukan na ipasok na nakataob o hindi kaya nakabaliktad. Ang tamang paggamit ng VCM. Ipasok ang inyong balota sa ballot entry slot nang hindi hinahawakan ng VCM. Hintayin lumabas sa screen ang confirmation message na your vote has been cast. At hintayin ma-print ang inyong voter's receipt. Ano nga ba ang dapat gawin sa inyong voter's receipt? Pagkatapos ipasok ang inyong balota sa VCM, hintayin ang inyong voter's receipt. I-check at i-fold ito bago ihulog sa nakatakdang lagayan. Tandaan, bawal ilabas, iuwi o picturean ang inyong voter's receipt. Oh, ang simple lang, diba? And of course, here's a reminder to always wear your face mask and observe proper social distancing habang nasa loob ng precinct. So guys, see you there! Isang paalala mula sa COMELEC at ng himpilang ito. Bye.
Botohang sigurado na walang dayaan. Bawat boto mabibilang babantayan. Malayang alalan tayo, hatid sa taong bayan. Tulong-tulong sa ligtas na pagboto. Alisin ang pangamba, nakasisiguro pa. Vote safe lahat tayo, vote safe siguradong pag-aanda. Eleksyon ay idadaos ng ligtas at maayos. Bilang ng boto ng tao, asahan natin kumpleto. Siguro tayo sa darating na Mayo, handa't garantisado lahat. Bilang ng boto, tututukan ang gusto at bantay. Sarado todo pantay, pantay na pagtingin, walang agrabyado. Detalyado para sa Pilipino. Kahit sino, malinis na halal ang patas. Sa lahat ng tao, bigay todo namin babantayan. Mula botohan hanggang bilangan, vote safe pang mamamayan. Alisin ang pangamba, nakasisiguro pa. Vote safe lahat tayo, vote safe siguradong pag-aanda. Eleksyon ay idadaos ng ligtas at maayos. Bilang ng boto ng tao, asahan natin kompleto. Handa na lahat ng kailangan sa darating na botohan. Luzon, Visayas, Mindanao, vote safe, huwag mag-aalangan. Handa namin paglingkuran lahat bawat mamamayan. Makakaboto na ligtas bawat botante, sino man. Isipan natin mapayapa, tamang bilang makikita. Vote safe lahat tayo, vote safe siguradong pag-aanda. Alisin ang pangamba, nakasisiguro pa. Vote safe lahat tayo, vote safe siguradong pag-aanda. Eleksyon ay idadaos ng ligtas at maayos. Bilang ng boto ng tao, asahan natin kumpleto. Ay, grabe nga yun! Napakaraming tanong. May mga botante kasing naguguluhan dahil mga tanong nila minsan, naiiwang walang sagot. O kung may sagot man, puro sabi-sabi. Fake news. Nayong Marites. Kaya nandito ang inyong COMELEC sa kanilang voter care campaign para magbigay ng tamang sagot sa mga tanong ng bayan. May mga mahalaga lang po kaming paalala. Do not overvote. Ibig pong sabihin, bawal pong sumobra ng iboboto. Halimbawa po, isa lamang po ang kailangan presidente. Nakalagay naman po sa balota ang tamang bilang ng dapat iboto sa bawat posisyon. Bawal pong magkamali dahil isang balota, isang botante lamang po. Kaya ako, magdadala na ako ng listahan o kodigo ng mga napupusuan kong kandidato para iwas pagkakamali. Yun! Huwag pong kalimutang bumoto ng party list na nasa likod po ng inyong balota. Kapag naipasok na po ang balota sa VCM, mahalagang hintayin at i-check po ninyo ang voter's receipt. Dahil kung may mali, kailangan pong ipaalam agad-agad sa electoral board para maitala agad ang pagkakamali o ang tinatawag nating discrepancy. Ayos! Tandaan po natin ang mga paalalang to para walang masayang na boto. Dahil every vote counts. COMELEC cares, I care, we care. Ang bawat boto ay mahalaga. Nakasalalay dito ang ating kinabukasan. Kaya inaanyayahan namin kayo na bumoto ng maaga. Pag maaga, iwas abala. Salamat po. Sino ipipiliin ko? Sino iboboto?
pagdating ng Mayo. Ang lahat ng kandidato, kanya-kanyang pangako. Tayo ay sa kapwa. Pag-isipan mo at magdasal tayo kung sino ang dapat at kung sino ang tapat. O yung bitigyas sa sasaktan ating ilang bayan, ang mamahal ng wagas sa bayang Pilipinas. Pilipinas, napakaraming tanong. May mga botante kasing naguguluhan dahil mga tanong nila minsan naiiwang walang sagot, o kung may sagot man puro sabi-sabi, fake news, daming marites. Kaya nandito ang inyong COMELEC sa kanilang voter care campaign para magbigay ng tamang sagot sa mga tanong ng bayan. Bawat boto po ay mahalaga. Kaya naman ang COMELEC ginawang mas madali ang pagboto ng mga kababayan nating bahagi ng vulnerable sector. Mas accessible na ang pagboto ng mga persons with disability, senior citizens, mga buntis, may hearing at visual impairment dahil sa mga EAPPO, Emergency Accessible Polling Place, sa bawat voting center. Sa mga kababayan naman po nating katutubo o mga indigenous people, ganun din po ang persons deprived of liberty o mga kababayan nating nakadetain. May inilaang special polling places sa inyong lugar. Galing, di ba? May mga mahalaga lang po kaming paalala. Do not overvote. Ibig pong sabihin, bawal pong sumobra ng iboboto. Halimbawa po, isa lamang po ang kailangan presidente. Nakalagay naman po sa balota ang tamang bilang ng dapat iboto sa bawat posisyon. Nako! Bawal pong magkamali dahil isang balota, isang botante lamang po. Kaya ako, magdadala na ako ng listahan o kodigo ng mga napupusuan kong kandidato para iwas pagkakamali. Yun! Huwag pong kalimutang bumoto ng party list na nasa likod po ng inyong balota.
Oh, ayos. Tandaan po natin ang mga paalalang to para walang masayang na boto. Dahil every vote counts. COMELEC cares. I care. We care. Ako po si COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan. Mahalaga po ang darating na May 9 elections. Nakasalalay dito ang ating kinabukasan. The guiding principle of the COMELEC is to protect the sanctity of the vote and make it easier for all voters to participate in the coming elections. Salamat po. Hey everyone, Katrice Girls here. Ready ka na ba sa May 9 election? Tara at pag-usapan natin ang tamang voting process para hindi masayang ang inyong boto. Ihanda ang iyong kodigo at ilista ang iyong mga kandidato. Una sa lahat, maiging ihanda ang listahan ng mga kandidato na iyong napili bago ang botohan para tama ang iyong iboboto at hindi aksaya sa oras. Para naman sa wais na pagboto, i-check nyo ang platform, track record, background, pananaw sa importanteng mga issue, at iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa kandidato. Tamang pag-shade sa balota. Para siguradong mabasa ang iyong boto ng VCM, i-shade ng buo ang bilog sa unahan ng pangalan ng kandidato na iyong napili gamit ang marker na provided ng Electoral Board. Huwag mag-overvote! Guys, alam niyo ba na ang overvoting o pag-shade na higit sa bilang ng kandidato na dapat iboto sa bawat posisyon ay isa sa karaniwang pagkakamali ng mga botante? Hindi bibilangan ng VCM ang boto sa posisyon kung saan ka nag-overvote. Makikita sa balota kung ilan lang ang dapat iboto sa bawat posisyon. Kaya naman, i-shade kung ilan lang ang dapat iboto. Ang mga kandidato para sa party list ay nasa likod ng balota. Huwag kaligtaan, bumoto sa party list. Tandaan na ang mga tumatakbo para sa party list ay nasa likod ng balota. At bumoto lang ng isa. I-check ang inyong balota para masigurado na wala kang nakalimutang iboto bago pumunta sa VCM. Paano maiwasang masira ang inyong balota? Iwasang dumihan o sirain ang inyong balota. Huwag sulatan ang timing marks at blank spaces sa balota. Alalahanin, hindi mo pwedeng burahin ang mga namarkahang bilog. At hindi ka makakakuha ng kapalit na balota kung ikaw ay nagkamali. Pag-insert ng balota sa VCM. Ang balota ay maaaring ipasok sa VCM sa alinmang paraan. Sa pagkakataon na hindi ka agad tinanggap ng machine ang balota, subukan na ipasok na nakataob o hindi kaya nakabaliktad. Ang tamang paggamit ng VCM. Ipasok ang inyong balota sa ballot entry slot nang hindi hinahawakan ng VCM. Hintayin lumabas sa screen ang confirmation message na your vote has been cast. At hintayin ma-print ang inyong voter's receipt. Ano nga ba ang dapat gawin sa inyong voter's receipt? Pagkatapos ipasok ang inyong balota sa VCM, hintayin ang inyong voter's receipt. I-check at i-fold ito bago ihulog sa nakatakdang lagayan. Tandaan, bawal ilabas, iuwi, o picturean ang inyong voter's receipt. Oh, ang simple lang, di ba? And of course, here's a reminder to always wear your face mask and observe proper social distancing habang nasa loob ng precinct. So guys, see you there! Isang paalala mula sa COMELEC at ng himpilang ito. Botohang sigurado na walang dayaan. Bawat boto mabibilang babantayan. Malayang alalan tayo, hatid sa taong bayan. Tulong-tulong sa ligtas na pagboto. Alisin ang pangamba, nakasisiguro pa. Vote safe lahat tayo, vote safe siguradong paghahanda. Election
ka. Siguro tayo sa darating na Mayo handa't garantisado lahat. Bilang ng boto, tututukan ang gusto at pantay. Sarado todo pantay, pantay na pagtingin, walang agrabyado. Detalyado para sa Pilipino. Malinis na halal ang patas sa lahat ng tao. Bigay todo namin babantayan. Mula botohan hanggang bilangan, vote si pangmamamayan. Alisin ang pangamba, nakasisiguro pa. Vote safe lahat tayo, vote safe siguradong pag-aanda. Eleksyon ay idadaos ng ligtas at maayos. Bilang ng boto ng tao, asahan natin kompleto. Handa na lahat ng kailangan sa darating na botohan. Luzon, Visayas, Mindanao, vote safe, huwag mag-aalangan. Handa namin paglingkuran lahat bawat mamamayan. Makakaboto ng likas bawat botante sino man. Isipan natin mabayapa, tamang bilang makikita. Vote safe lahat tayo, vote safe siguradong paganda. Alisin ang pangamba, nakasisiguro pa. Vote safe lahat tayo, vote safe siguradong paganda. Eleksyon ay idadaos ng ligtas at maayos. Bilang ng boto ng tao, asahan natin